So welcome back to my YouTube channel. My name is Kirby, and sa mga bago lang po dito sa channel ko, welcome po sa inyong lahat. And sa mga nag-request at naghihintay sa vlog na to, eto na yun guys. Dahil ngayong araw, mag-house tour tayo sa isang apartment. Pupunta tayo dun sa apartment ng Pinoy nurses na nagtatrabaho din dito sa Frankfurt, Germany. Same hospital kami, pero magkakaiba lang kami ng area of specialties. And yun, sakto, kalilipat lang nila, I think 2 weeks ago, bago lang sila dito sa apartment nila. So, tingnan natin, i-raid natin ang bahay nila, yung setup, tingnan natin kung gaano kalaki. Magtatanong rin tayo, hingi tayo ng mga tips sa kanila, kila Adam at kay Dean. Yan. So, Bisbald. So, papunta na ako guys. Pero, po, mukhang doubt ako. Mukhang mali yung napuntahan kong site. Letter E. Tama nga. Nasa 5.4 sila. Tama. Yan siya. Yan siya. Yan lang ko. Yan, 5.4. Yan. Wow, house tour. Wow, oh, ganda. Laki. Wow, ganito kalaki. 47 square meters. 47 square. White chamber, one slab chamber, so one. Oh, itong kusina nila, oh. Laki din. Welcome. Wow, talagang bagong lipat sila. Yeah. Tapos may bagong washing machine na front loader. Hindi front liner. Ayan si Dean. Ayan. No, ano niya. Itong couple na to eh. Yan ang ganda. So ito yung Bonsima. Tapos ito yung Schlafzimmer. Yun. Dito kasi sa Deutschland, pag sinabing Schlafzimmer, considered yung simmer din yung ano, yung living room. Sa atin kasi po, dalawang kwarto. Ibig sabihin, kwarto talaga, dalawang tulugan. Yeah. Ayun, laki, wow. Sensa na mag-ulong. Yan, ganun. Kasi, kalilipat lang daw nila. Hindi pa nakaka-ayos sa buti. Ayun. Ni-raid, o yan. Pinayagan tayo. Tapos, ang laki ng ano nila, TV. Ilang inches ba yan? 55 inches. So, 55. Yeah, 42 lang pala. 42 square meters. Ilan? 42 lang pala. 42 square meters. Parang 47. Ang ganda. Tapos ito, bale, mobiliate na. Mobiliate na. Wala lang siyang... Ito lang din nagdag namin, tsaka yung washing machine. Tapos yung mga furniture, tapos... Sofa. Yung table na yun. Tong, sa kanila eto. Lahat yan. Sa kanila lahat yan, pati yung kama, cortina. Cortina sa kanila din yan. Dito talaga yung TV, kaso for 32 inches lang siya. Ayun na. Gusto namin sa laki TV, ganun nung nalagay yung TV. TV table, buti lang, may nakita kami sa labas na nagtapon lang. May, ayos, maganda pa. Oo. Wala na. Ay, eto yung nandun. Sa labas na. Nakita mo yata rin. Oo. Yan, uso rin dito sa Germany, no, di ba? Mostly, pag naglilipat na sila ng Wohnung, yung ibang gamit nila, tinatapon nila na. Ganda. Oo. Pwede mo nang, iiwan sa labas, pwede mo nang kunin. Kahit bago pa. Kasi bago pa. Grabe agad. Kaya, pati silang mag-denta. Kaya, as disinfect na lang, ano? Disinfect na lang. Magkano renta nyo? Bar na, total na. Fix na rin yung kuryente, yung subwriter, tubig. Apat na 1,075. So, 1,075. Hindi daw. Lalaki daw ang nagbabayad niyan eh. Hindi, babae na ngayon. Nagbabayad na ba ngayon? Pareks lang kami ng service. Pareks lang kami ng service. Ayan, tapos ito ang CR nila. Ay, ang laki din! Oh, pagpasok mo, ito na yung CR ah. Ayan, papakita. Wow, tapos ito yung shower room. Wow, ang ganda. So, dalawa talaga. Dalawang sink, pwede kayo magsabay. Tapos, ayan na. Pwede lang kayo ng sofa, kung nari. Saan? May dito. Ah, waiting area. Pwede rin. Wow. Yan, nagpa, ano sila eh. Nagpa, ano yan? Warm,
Party? Warm party? Warm party. Wala, hindi ako naka-attend na. Night kasi duty ako. Okay, okay. Oh. Warm party. Mag-grocery ako. Oh, tapos diretso dito para kain tayo. Dito naman dinner. Ayun. Anong tips may bibigay nyo sa mga papunta pa lang or sa bago pa lang dito sa Deutschland maghanap ng bonong? Kasi tingnan nyo, ako hanggang ngayon wala pa akong bonong under hospital. Mahirap talaga sa Germany yung maghanap ng bonong. Mapadorm naman ng city, pero kung ano lang yung mas prefer nyo kung saan yung tumira, city or dorm. Malaking pinagkaibahan sa price. Siyempre sa city, mas maraming job opportunity, mas maraming demand sa apartment. Kaya mas mahal ang renta sa city. Sa dorm, medyo mura, tapos makakahalap ka ng mas malaking bonong. Oo, kaysa dito. Kasi dito maliliit ang apartments nila. Kaso ang advantage nila sa city, marami rin pwede mapuntahan talaga. Tsaka accessible sa especially lahat. Especially sa Frankfurt na malapit lang sa international airport nila. So, madaling buwi ng Pinas. Wow. So, madaling buwi. So, paano nyo nahanap to? Sa apps or what? Apps, email. Email scout. So, tinatad ko. Una, nag-email ako sa kanya, hindi nagre-reply yung nag-post. Tinatad ko lang siya, tinatad lang. Tumawag sa akin. Doon ako minagano. Wow, siguro na ano niya, na-interesado kayo. Pero bago naman namin ito kunin, nakailang ano rin kami. Tingin kami ng apartment. Ako rin, even nung nasa Hamburg pa ako, tingin ako ng tingin, talagang mahal. Tapos lumipat ako dito, tingin ako ng tingin, wala pa lang talaga. Pero yung ano, may nakita rin tayo sa Niederrad sana. May nakita rin kami sa Niederrad. Yan naman sa Niederrad. Mas mura ng konti, pero... May 900 plus. Malapit sa Netto, kung saan kami nag-grocery. Tapos mas pinili na namin to kasi naisip namin, malapit sa work, eh mas madali, mas madali pumasok sa work. Walking distance lang, ano? Buto mas mahal siya ng konti. Tsaka okay na yan. Kabila, ano, rich naman kayo eh. So, nahihirapan ko dyan. Kaya ito, yung sa kabila kasi, wala siyang gamit pa. Alin dyan? Yung isang nakita namin. Akso. So, yung pala isang tips. Mas immobiliate, no? Tama, ito, immobiliate. Ano na kasi siya. Hindi siya complete talaga. Hindi complete. Pero at least meron na. Meron na siyang, ano, kahit pa paano may gamit na. Kaya, wow, nice. Congrats. So pala sabihin, pag mag-isa ka sa Germany, mas mahal. Mas magandang kasama. Oh, kasi ako naghahanap, mga nahanap ko, mga nasa 500 plus. Yun. 500 plus. Itong couple na to eh. Pero ganun kung kaya naman, mas mura, mas okay. Oh. Kami kasi... sakto lang din talaga. At least, may peace of mind na kayo pagdating sa bonong. Sa no? Si Germany mo, mabubuhay ka naman, nasa sakyan, mag-commit ang buhay ka. Mag-commiting system na. So, investment talaga is sa apartment. Apartment. Wow, pwede nyo nang ma-invite ang parents nyo. Sana, yeah, di ba? Pandemic. So, sabay natin dito sa vlog. Ito sa ano na to. Kasi may nag-request din, ano yung pros and cons nung mag-work sa dorm tapos sa city? Kasi di ba galing kayo sa dorm? Oo, tumira na kami ng 1 year sa dorm. Tapos ngayon bago kami dito sa city. Pros and cons din. Ano yung advantage nung... Yung work, babies ko? Hindi, yung place. Tama, yung place kung saan. Yung workplace, yung lugar. Dito sa city. Ano, accessible lahat talaga. So, yun yung advantage. Yun yung isa, oo, mga advantage dito. Transpo, ang dali lang. Sa dorp, naranasan namin na maglakad ng ilang minuto. Sana, kasi bus hanggang 7. Naghahabol ka lagi ng bus. Wow. Sa city, hanggang 2 a.m. na madaling araw. Na. Tapos airport. Airport. Ayun, ito. Marami kang... Umstaigen. Dito sa Frankfurt. Galing pa kayo nun dito sa Frankfurt? Dito kayo nun? Nung pagdating nyo, dito kayo lumapag? Dito kayo lumapag. Pwede ang layo. Tapos... From Frankfurt to... Bumiyahe pa ulit, papunta sa doon. Offenburg muna, nag-icing kami bullet train. Malayo. Ang layo. Ang hirap talaga ng transport. Tapos... Yung advantage ng city. Advantage. Kasi dito sa Frankfurt. Disadvantage ng city. Medyo maraming tao kasi maraming talaga. Maraming tao. Sa dorm naman. Advantage sa dorm.
sa door. Kung gusto mo lang medyo tahimik na buhay. Kung may family ka, mas madali dito sa yung Germany. Yung airholong talaga sa dorf naman. Mas maganda mag-dorf kasi mas murang bonong. Mamahal ng malaking bonong dito sa city. Mm-hmm. Pagkain, so, grocery. Pero wala kang masyadong may sa grocery. Halos pares lang. Halos pares lang. Pares lang kasi diba pag revenue dito, revenue dun. Pare-pares lang naman ang presyo niya. Pero sa dorf, onti lang yung grocery na mapupuntahan mo. Wala lang meron. Yun ang disadvantage. Dito, halos lahat. Tapos may Asian store din dito. Doon meron din. Ay, wala. Walang Asian store. So, na-miss nyo yung ano, mga Pinoy products. Mm. Kaya wow. Dito talaga, halos nandito na lahat sa CG so far. Yeah. Wow. Contento kami dito. So far, masaya naman. Pero yung airport talaga yung the best. Kasi mabilis pero, mo kami. Pero, mamili mo sa dalawa, pinakamas mahalaga. Yung work mo, kung komportable ka ba o masaya. Mm-hmm. Kasi may tao na mas komportable sa city, meron din tao na mas ano sa dorf mag-work, no? Ako kasi pag nasa dorf, di ko pa naranasan from Berlin to Hamburg to Frankfurt, puro city. Okay. Pero ako yung tao na ayo, pag nasa malapit sa nature, dorf, mas madaling malungkot. Ayun nga, oo. Sandali ako malungkot. Pero pag dito, maraming tao nakikita. Nung nakasanayan na rin namin, no? Nasa rin naman. At least kasi magkasama kayo. Oo, dalawa pa na kami. Pero kung talaga mag-isa ka lang, mahirap. Struggle. Ayun. Pero maganda din naman. Wow, so, paano ang payment nyo ng bonong nyo dito? Kaltas na sa, hindi pala under ng hospital. Hindi. Private pala to, private. Na? So, online transfer or by Zoom, o automatic na? Depende yun sa inyo. Depende. Kung monthly. Yung, Kasi yung mag-first bayad pa lang kami. So nag-bayad pa lang naka-down ng 2 weeks. Bago kayo tumira dito sa mga magkano 1,075 kasama na lahat, no? Lahat na fixed rate na siya. So yun pala yung caution, medyo malaki rin. Magkano yung deposit, yung caution? 3 plus. Tapos kayo 15 days na... Tapos yung 15 days na pag-stay na namin dito. Kasi sa Germany, dapat advance magbayad. Oo, 3 months advance yun, no? Yung caution, tapos yung 15 days bago ka tumira, bayaran mo na. Pero yung caution naman, halimbawa aalis din tayo in the future. Makukuha mo rin. Caution, makukuha mo rin naman siya. Parang sinave lang nila. Kasi itakbuhan mo sila, may makukuha sila. Tapos parang yun din kung may mga damages, di ba? Oo. Doon na sila magbabawas doon sa dineposit mo. Hindi ko alam kung pwede na yun i-consume. Halimbawa, di ba 3 months, tapos 3 months ka pa magstay? Hindi yata, no? Hindi yata. Hindi tulad para sa Pilipinas na may 2 months deposit, 2 months 1 month advance, 1 month deposit. Yung last 2 months mo consume, ko-consume mo na lang, no? Dito hindi. Wow. So sino nag-aayos ng bono ngayon? Salinas. Salinas ako. Hindi. Pero sa mga order sa online. Ay, yung mag-fix ng mga di ba? Mag-assemble. Ayun, siyempre. Totoo yun. Wow, nag-order. Saan kayo nag-order nito? Amazon. Ay, sorry. Amazon. Wow. Puro kami Amazon. Yun. Sa una lang talaga mag-assos, no? Pag unang lipat. Wow. Importante yung may bonong ka na, komportable ka na, wala ka nang iisipin. Ako ngayon, no? Shucks, parang hanggang ganito na lang na araw, ang stay ko, dapat makahanap na. So, pero nung kailangan apply din kami ng bonong, ilang tingin din, bago namin din ito. Ayun. Kaya nakita namin ito, ay naku, pinush na kasi lapit sa work. Nice. Sa kabuti talaga dalawa kami. Kung mag-isa lang, mahal. Oo, pag mag-isa, hindi to practical sa solo lang. Mm-hmm. Di ba? Kaya... 1,000 plus. Kakayanin mo naman, kaso wala ka na. Kakayanin mo, pero wala ka na masisave. Oo. At least dalawa kayo. Tulong lang yun. Ano to, ideal na to para sa couple. Tapos... Ito pala, plus. Oh, yan, meron pa. Sa contract lang namin dito, 2 years. So depende rin, may mga bonong walang contract kami dito. Ayun, 2 years. So after 2 years bahala ka naman mag-extend ka. Okay, so dapat whether you like it or not, you need to stay here for minimum of 2 years. Itong flat na itong nakuha nyo, yun ang sa kontrata. Pero pwede mo siyang i-renew.
Pwede. Pwedeng hindi. Gusto mo stay ng much mas longer. Okay. Yun lang yung ano. Dapat minimum. So, kami naman. 2 years. Satisfied naman ako. Oo oh, naman. Okay na yun. Okay na yun. Minimum of 2 years. So, 2 years. Okay na yun. Wow. Ano pa? Malapit lang kayo sa malapit lang sa workplace within the vicinity of university hospital, di ba? Yeah. Pero private. Malapit din sa mga bilihan. Sa mga friends station. Yun pala yun. Ito, mas malapit siya sa working place namin. Kaso, kung titira kami sa labas, mas makakuha ko ng bonong doon. Mas malapit sa mga grocery. Yun ang difference. Totoo. Pero yun, maisip na... The more kasi mas malapit, mas mahal. Pero dito talaga sa Frankfurt, talagang mataas talaga. Mahal talaga, oo. Kahit. Pero naman mura, pero medyo may kalayuan. Kalayuan. Pero may meron rin ako nakita, may kalayuan na. Pero mga nasa 500 plus pa rin. Pero Einzelzimmer yun, ang liit lang nun. Mga nasa 14, 15 square meters or 16. 14 to 16. Maliit lang yun. Maliit. Kaya ano? Para lang siyang ano, bagi na nagkaroon ng sabiting sealer. Oo, oh, ganun. Tapos pag nag-invite ka ng family mo, saan matutulog, di ba? Speaking of, nag-order dito ng sofa bed. Yun! Yun. Hindi pa yan sofa bed. Hindi pa yun. Oh, tama. Sofa bed. Para sa mga friends. IKEA. Here. Parating daw siya today. Naantay nga namin. Nagkasabay-sabay. Hintay naman. Kasi wala kaming guest room ba? Para sa bisita talaga. So, maganda pala sofa bed na... bilhin. Na nagiging bed. Bed, oh tama. Totoo yun. Yan para matulugan yun. Diyan na matulog. Gusto mag-overnight. Lalo na pag dadalaw yung parents kung sakali. Kung may birthday. Or friends. Or sino. Nice. Tapos tingnan mo, parang celebrity guys. Oh, ayan o. Wala namang lagayan dun sa bahay. Ano hanang siomay? Steamer. Ah, ito? Yan, sa amin yan. Binigay namin tayo. Wow, pwede ka na mag-tinder. Mag-power. Mm-hmm. Asa yung coffee machine mo? Ayun, ito yung coffee machine ni Adam. Oh. Parang robot ang itsura. Tapos meron kaming oven. Pinakay. Ayan. Pero nung nga mag-bake? Hindi ka. Ayun, matuto ka na. Kailangan matuto. Oo, ayun. Dapat dito daw. Yung bigas niya, oh. Ay, yung bigas. Ayan. Importante din yan. Importante ang bigas. Oh, nag-online to. Yan pa ba yung pinakauna or pang ilan na yan? Pang-pangatlo na atay. Ay, talagang rich to. Pang sa Amazon yan. Kami masyad, tamad dyan mag ano. So, online-online. Hindi, hindi ka naman tamad lumabas. Tamad ka kang magbit-bit ng ganyang kabigat. So, paano yun? Eto, ang pag-install niyan, pwede nang ikaw mismo? Pwede. Or kailangan ng talagang technician yan? Or in fact naman yan? May napanood naman ako na tutorial sa YouTube. Akso. Regarding the... yung kasi yung dito, installation yung dyan, ano? Yung sa likod. Yung drainage. Yan, tapos, drainage, tapos yung sa water. Yung pag front loader kasi na machine, ganyan eh. Yun, ang mahal kaya ng front loader sa ano? Philippines. Philippines, pamayaman lang to. Yes. So dito, mula lang. Bili ko lang dyan. Maganda ang Samsung. Maganda ang Samsung. Maganda naman yung review niya. Oh, nagmahal siya, pero nabili ko lang siya. Pero may ano sa Keller. Meron din laundry. Meron din. Kaso may 3 euro siya. Bayad. May bayad, oh. 3 euro kada ano, laba at saka troken. Troken. So separate. So 6. Hindi, 3 euro, same na yun. Same na yun. Ah, isang machine lang? Iwalay yung troken na. Iwalay yun. Iwalay yung troken na yun sa laba. So tama din kami. Gusto namin nandito na. Oo, at least nandito na, di ba? Pero ito, may trockner na rin siya. Or ano lang? Washing lang talaga. Washing. Sulit na din kasi. Okay, washing na lang siya. Dito sa apartment namin, fix na nga yung mga straw. Tubig. At least, di ba? So kahit unlimited. Unlimited na. Naka-ready na siya na pang washing machine. Ayun, talagang pwede. Minsan pagpagod ka na sa trabaho, bababa ka. Parang kami minsan hindi tumama yung duty namin. Nice, oh. Tapos itong table, oh. Kasama na rin yan. Sa kanila na rin yan. Kasama na rin yan. Yung mga basurahan, hindi lang sa amin. Puro mga karton sa amin.
Diba? Yeah. Yayamanin lang talaga sing itsura ng apartment, ng mga apartment. Diba? Naka-tempo lang ko. Pati kwarto. Naka-tempo lang. Lakay ng bed nila, oh. Queen bed. Queen ata ito. Queen yata? Oo nga, queen. Wow, kahit mag-tumbling ka dyan, oh. Yes. Ang ganda kasi. View. Yun, sa likod niya. Yun, forest. Pwede mong buksan yung window ko yan. Ayun. Sige. Ganyan ang window dito. Nung una, kala ko nasira ko yung window. Ayun, ganda. Ayun, sa likod na to, no? Dami. Daming mga in order. Ganun talaga pag naglilipat eh. Kaya ako hindi pa ako bumibili ng mga gamit. Kasi wala pa akong bonum. So ayun guys, sana may nakuha na naman kayong mga tips, di ba? Salamat. Yan, Siko. Yon. Siko lang daw. Yan, thank you so much. Yan, si, etong couple na to, si Adam at si Dean. Yan mga kaibigan ko, nakilala ko sila nung nagre-review. Yan, sige, greet na lang kayo. Baka may gusto kayong i-greet. Okay ka. Ito pala yung nanay ko. Hinahin ko. Germany. Yun, itong dalawa na mong nag-o-blush tong ko. Supporting po si Kuya Harvey. Maraming salamat sa pag-approve para i-feature kayo dito sa vlog ko. Ayan. Salamat din sa pag-invade budget. Advice para sa mga papunta dito. Tips. In general. General sa paghihintay. Yes. Walang sukuan kahit ilang pag-irap beses. Pag-irap natin sa pag-aaral ng German wording. O, diba? Kung alam, ulam lang nila yung pinagdaanan natin. Daming pinagdaanan talaga. Pero mararating mo rin yan, besh. Yan. Thank you. Thank you. Tsaga lang. Yeah, tsaga lang talaga. Yan. Salamat. Thank you so much, guys. Bye. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Kung oo, pwede po kayo mag-subscribe at huwag niyo na rin kalimutan na i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko.